Naalala mo na yung tsura niya? Oo naman. Doon yung tsura niya dati. Wala siyang sahig dati. Wala siyang nakikita dito. Ngayon, 1, 2, 3, open your eyes. Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Ang makeover natin is itong room na to. So, itong room na to, actually, kung naalala nyo, minakeover yung bedroom slash parang study room ng mga kids, yung mga pamangyan ko. Naalala nyo, parang meron yung divider wall dun sa kabilang side. So, basically, ito yung nasa kabilang side ng divider wall na yon. So actually, bodega to before. Ngayon, gagawin na natin siyang multi-purpose space. Pwede siyang guest room, lounge area, study space, workspace. Dahil nga connected yung dalawang room, may chance na once in a while, pwede nilang buksan yung divider na yon. Kaya, in terms of design, kailangan kong isipin na paano magko-coordinate yung dalawang room. Pero ayoko kasi siyang igaya dun na pareho natin ng design. Gusto ko may sarili siyang look, sarili niyang identity. So, yun yung challenge natin ngayon. So, iyon yung door papunta dito sa room. Tapos, itong kabilang side, yan yung room ng mga kids. Then, ito na yung main area. Medyo maliit lang naman siya, pero ang dami natin pwedeng gawin dito. Wala pa tayong final plan in terms of design, ganyan. Pero pagdating sa pagpapagawa nito, ito yung mga sure na akong gagawin natin. Yung ceiling natin, ayan, kailangan na natin ayusin kasi luma na siya talaga. Tapos, yung taas ng divider, papatakpan ko rin para mas malinis siyang tignan. And marami tayong papa-repair na walls, pati yung sa door na yan. Makikita nyo kung anong gagawin natin later. And on that note, I wanna thank Hardyflex for partnering with me for this video dahil yun yung mga gagamitin natin para dun sa mga binanggit ko. Hardyflex kasi is a fiber cement board. Parang ano siya, water resistant siya, tapos resistant din siya to termite, ganyan. Tapos ginawa siya with zero asbestos, kaya safe siya gamitin sa mga bahay-bahay natin. And fire resistant yung material niya, so safe siya nga for ceiling, for walls, pwede rin siya for sinepa, for eaves. Tapos meron din silang hardy planks para pang accent wall. And later, papakita ko sa inyo lahat kung saan natin gagamitin yung mga materials na yon. Kaya, ayun, super excited ako para dito sa ating first day ng makeover dahil I'm sure magiging iba yung itsura nito. Hi! Magsha-shopping tayo today ng mga bagay-bagay na gagamitin natin para sa makeover. Ito na yung mga Hardyflex na kailangan natin para dun sa ceiling at saka dun sa walls na lalagay natin. Ito yung mga options natin ngayon. Pag gagawa kayo for ceiling, ang mga sizes na pwede natin is 3.5mm hanggang 4.5mm. Pero sa walls, ang minimum natin is 4.5mm. Okay din na mas makapal kung gusto nyo na mas matibay, depende kung saan nyo i-apply. Check ngayon, nakita nyo sa gilid niyan. Meron siyang green. So, yung individual pieces niyan, merong mga green parts dun sa sides niya kasi tinatatakan nila lahat ng mga cement board nila na ganyan. So, make sure nyo kung bibili kayo na legit yung bibilihin nyo. Bale, feeling ko kailangan ko mga clock, konting wall art, mga ganun lang, minor lang, pang ano lang, para maging mas complete yung space natin. Ang ganda naman ito! Parang may nakikita na akong gusto kong artwork. 319 lang to. Meron akong isang wall doon na parang ano kaya pwede kong gawin? Ano lalagay natin? So, sakto. Ito yung nakita ko. Chalkboard na pwede rin magnet. So, parang sakto to for office. Lalagyan ng notes, lalagyan ng something. Back. Drama lang yon. So, ito yung mga pinabili ko ngayon. Mga frames, mga artwork. Tapos, inaantay ko na lang yung clock. And, uuwi na tayo. Kaya, simulan na natin yung makeover natin. Ito na yung update dito sa room makeover. Marami-rami na silang nabago. Nag-paint na tayo ng primer. Ayan na yung ceiling. O, konti na lang. Ito na lang yung kinakat para dun sa corner. Tapos, para dun. If makikita nyo, yung pinagkabitan is kahoy siya. Ayan, no? So, kahit kahoy yung existing nyo,
pwedeng hardy flex yung ipalit niya sa kanya. Kasi diba normally sanay tayo yung plywood na manipis. Pero kung gusto niyo mas madaling i-paint, tapos yun nga fire resistant, ganyan, yung gamitin niyo. After natin i-install yan lahat, i-paint na rin natin siya ng white. Itong door na to, dati, papunta yan sa balcony. Nandun kasi dun yung bahay namin sa kabilang side. So, nawala na yung balcony, naging bedroom na yan. Kaya, ang makikita niyo pagbukas ng door is, dali, pagbukas. Go! Ta-da! Yan! Lalagyan natin to ng shelf. Pinag-isipan ko pa ano yung mga kulay niyan, ano yung ganyan. Kasi di ba pwede akong mag-accent color sa likod? Pwede ako. Tiyos! Kompleto na tong ating ceiling. Ayan. So, nakamasilya na lahat ng joints. And, ipaint na lang natin siya, sanding and paint. Then, ito, natakpan na natin. Di ba yung likod kahapon? Last day natin dito sa makeover. Nandito na lahat ng binili nating furniture. Eh, malamang, last day na eh. Dapat nandito na sila. So, ito yung mga binili natin. Ito yung table, glass siya. Nakabitan na lang natin itong legs. Look! Favorite ko! Perfect siya para dito sa design natin. So, bale, binili natin ito ng 250 pesos. Dalawa yung binili. Alpha, ang ingay. And isa pa pala, i-wallpaper natin itong likod na itong shelf na ginawa natin. Yan yung wallpaper natin dito sa likod. So, familiar yan dun sa powder room namin, yun yung ginamit ko yung wallpaper. For this wall naman, ito yung i-install natin. Anong okay na layout? Like, perfect na magkadikit, medyo magkaganyan. Alam, ay, ganito cute, no? So, something like this. Final task for tonight is curtain. Siyempre, ilagay natin ng mga parang sheer na flowing na curtain dyan. Yes! Reveal day ngayon, and dahil si Yusef ang magbibideo sa akin for the tour, hindi pa niya nakikita to, kaya i-reveal ko din sa kanya. Kasi actually, itong dalawang room, dati room nila to magkakapatid, naging room niya to, naging room din to ng atsi niya. Siya yung pinaka-surprise natin later, pero si Yusef muna yung i-revealan natin. Yusef! Let's go! Tara! Pasok na ako? Eh, ikaw bala din natanong kita. Pipikit pa ba? Gusto mag 1, 2, 3 dyan. Pipikitin mo. Dumadrama pa. Gusto mag 1, 2, 3. Ito na. Wait lang. Ang kadidilat ah. Kadidilat! Okay. Wait! Ano memory mo dito? Maggulo. Okay. 1, 2, 3. Wow! Paano mo ginagawa to? Wait! Magka muna mag-tour. Tutour pa natin sila. Ikaw mag-shoot sa akin. So hindi ko muna papakita sa kanila. Dali, tingin mo lang dito. Overall. What? Uy, wag ka muna dyan! Yay! Okay. So, shoot na nga ako para makita nyo rin kung bakit siya nag-wow. Okay. So, pagpasok natin ng main door, itong corner na to is our bed nook, lounge area. Tapos, pwede rin siyang matutulugan just in case, pwedeng may bisita. Bed na nila to, lumang bed nila. Like, eto, ito yung pinto. As in, literal. Ganyan siya ka-perfect, sobrang yung sakto. And, syempre, naglagay tayo ng iba-ibang throw pillow. And, ginawa ko siyang paganyan para mas mukha siyang lounge area instead of parang bed talaga. Tapos, yung mga walls natin is pinaint natin nung same color dun sa kabila, which is parang warm na white, na medyo beige, ganyan. And, yung ceiling din natin, fresh lang, white lang,
bago lahat yung ceiling natin, even tong tinakip natin dito, lahat yan is from Hardiflex. Ang dali niyang i-paint dahil makinis na siya. As in, yung iba pwedeng hindi na mag-primer, pero kahit nag-primer ka, wala ka ng masilya, wala ng, alam mo yun, yung mga joints na lang lilinisin. So ngayon, very fresh. Wala lang, ang ganda niya talaga. So, anyway, dito sa main space natin, dito sa wall na to, kasi may blank tayo, so inisip ko, ano kaya pwede nating ilagay? Dahil magiging office to work area, syempre, naglagay ako ng parang memo board, saan pwede magsulat. And, pinaka-accent natin is this wall. Nung nag-isip ako kung ano yung accent wall, as in parang sure na ako na gusto ko na green. Dahil nga, mahilig siya sa plants, mahilig siya sa nature, sa fresh. And inisip ko, ano kayang pwedeng gawin dito sa wall na to? Syempre, accent wall natin siya, hindi mo pwedeng plain lang. So, ang una ko naisip is, gusto kong lagyan siya nitong storage piece. Ang dami yung storage, ayan o. Tapos, merong cabinet, tapos rattan, ang cute. So, itong half moon na mirror, yun yung nilagay natin dito. Sobrang cute niya. Pero para ako, nabitin ako kung half lang, ano yung pwede natin gawin para mas mapuno niya yung space. Kaya, nilagay natin, ang ka-half niya is itong cardboard dahil office. Pwede siya maglagay ng notes, ng picture, inspiration, kahit ano. Nilagay ko itong dalawang wall cones. Nagto 250 lang yung ilaw na yan. So, 500 yan. Tapos, ito libre lang. Scrap na. Plywood lang, pinalagyan ko ng ganyan, tapos sinabit-sabit natin. So, itong dalawang ilaw na to is 500 pesos. Tapos, dito naman sa kabilang side ng wall, nandito yung window natin. Siyempre, hindi pwedeng hayaan yung window ng blank. Ang gusto ko dito is very flowy, very neutral na curtains. Wala lang, ang ganda lang. Tapos, sobrang sakto, kakulay nga yung wall natin. Texture lang ganun, hindi na siya aagaw dun sa mga ibang details. Then, yung pinaka main office area niya is ito. Tada! So, mag-start muna tayo dito sa desk and table area niya. Ang pinili nating desk is itong glass na to. Very minimal lang niya. Ang ganda niya. Legs niyo. Very light wood, ganyan. And kaya pinili kong glass. Gusto ko kasi nandito yung table sa gitna ng room, pero ayoko nang sumikip yung feeling. Then, dahil glass siya, syempre, gusto kong ma-highlight ang floor. Kaya nilagay natin tong cute na rug na to. Simple, geometric, accent na bumagay dito sa buong space natin. So, naglagay tayo nitong dalawang chair para mas maging useful lang and functional yung space. Kaya nilagay ko na dalawa siya. I love it. Wait nga, try nga natin. La la la! Office, office! Tapos, ang isa sa favorite part ko dito sa office na to is itong ating bookshelf area. Ang cute! Ito yung dati nating pinto, pinakita ko kanina. Gusto kong magkaroon ng statement dito. So, yung buong likod natin, pinalagyan natin itong wallpaper. Dito ko na-inspire magkaroon ng accent na blacks throughout the space. So, yung clock, yung board, yung lamp doon sa kabila. So, meron tayong mga black throughouts. So, yung mga pieces na to, ito ang cute to. Kasi ang dami rin yung mga magagandang kung anik-anik dito sa bahay. Maraming mga decor-decor. Actually, kapag kami mga shoots ako, mga styling ng mga iba, as in sa kanya ako nanghiram ng mga props ko. Ang dami niya. And dahil ang tagal kong napakinabangan yung mga props niya dati, ngayon, siya naman ang makinabang sa sarili niyang props. Yan yung makeover natin today. Sobrang love ko yung result niya. Itong small room talagang mapapakinabangan. Ang daming purpose. May guest bed, lounge area, office, study. Multi-purpose space siya talaga. Sobrang yung cute. I-reveal na natin sa kanya tong room na to kay Jehan. Sister-in-law ko siya. Kapatid siya ni Yusef. So, sana magustuhan niya. Super deserve niya tong room na to. Dahil maliban dun sa tatlong totoo niyang anak. Parang niya kaming anak lahat, like nag-wear siya sa amin lahat, nag-aasikaso, ganyan. So, meron siya ditong space para mag-chill, mag-relax pagkatapos namin pasakitin yung ulo niya. Again, I wanna thank James Hardy for partnering with me for this video. Lahat ng Hardiflex na gamit natin, sobrang, yan o, pati tong likod na to, pinang-cover natin Hardiflex. So, for your construction and renovation needs, check nga yung Hardiflex. And ang total budget natin para dito sa makeover na to is
Ito, hindi ko pa na-compute, so ipa-flash ko na lang dito. Tawagin na natin si Jehan for the surprise reveal. Nasaan ang door dito sa labas? Right. Pikit! Hindi ka na napikit! Ay, sorry. Hindi ka na magalitan. Hindi ka na magalitan. Hindi ka na magalitan. Wait. Aray, oh my God. Okay, wait. Ikaw muna tumilan. Hindi pa, wala pa. Ayan, wait. So, imaginein mo, naalala mo na yung tsura niya? Oo naman. Ganun yung tsura niya dati. Wala siyang sahig dati. Wala silang nakikita dito ngayon. 1, 2, 3, open your eyes. Oh my God! Hello! Oh my God! So today's list, so, ano ang susulat? Anong mga tasks natin for today? At official na, oh! Kunwari, doon pa! May meeting tayo! Oh, tayo! Yes! Kung gusto mo drumama, ganyan ang title! Thank you so much. Okay, so success yung ating meeting. Super happy. Sa mga vlog kapag mag-meeting kami nandito kami. Abangan niyo na lang yung ano namin sinayo namin. Yun lang. So ano nagustuhan yung makeover natin today dahil siya nagustuhan niya. Sobrang happy. Yun. Subscribe, follow, lahat. Thank you so much. Bye. Cut.